Ni santira tayo ngayon. Ang problema dito, nakailaw ang ABS. So ayan. Ito yung unit natin ngayon na isosolve. Kikita natin nakailaw yung ABS niya. So ngayon ang una natin gagawin para malaman natin kung ano ba yung nakailaw na yan. Gamit muna tayo ng scanner. Mag-iiba tayo ng scanner ngayon. Pag gagamitin natin na scanner ngayon ay itong ginagamit ko na mumurahin na scanner. So napakamura lang na scanner to, pero try natin kung kaya ba niyang ma-scan tong Nissan Tira natin. Okay. Yan. So ito yung gagamitin ko dito. Kung kaya ba niya tong ma-scan. So ang gagawin natin, salpak muna natin to dito. So ayan. Katapos, scan natin para malaman natin kung ano yung dapat natin gawin dito. Ngayon dito tayo sa cellphone natin, puno natin yung data at bluetooth, tapos hanapin natin ang Nissan. Yan, so click natin yung Nissan, tapos system scan tayo. So makikita natin ngayon, tapos dito tayo sa ABS. Tingnan natin kung makikita ba ang code dito. So ayan, ito yung code natin. Ang galing, nakita nga natin. Try muna natin i-delete to, baka kaya pa to ma-delete. Yan, tapos read natin ulit. Yun, so nakita pa rin, hindi talaga siya na-delete. So ayan, dinilit na natin yung code niya, pero ayaw talaga ma-delete. So ibig sabihin ay kailangan talaga nating tingnan yung sensor natin sa left side front. So check muna natin yung sensor kasi ayaw talaga ma-delete. Ayan, so patayin muna natin yung engine. Okay. So ngayon dito tayo mag-check. Yan, so ito yung i-check natin dito. Sensor niya. Saan ba ito papunta? So ayan. Ito yung sensor niya. Meron. Sensor video scan 3. Brake pad niya ay wala na rin. Tanggalan nung. Yan, so pati yung brake pad niya ay kailangan natin palitan. Sobrang nipis na. Nanay, hindi pa dyan. Oh, dibikin lah. Ini nabik pacar. Yan, so okay na. So check na natin ngayon. Yan. So natin, check natin ulit. So scan muna natin kung kita pa rin ba yung problema natin.
kaya natin ulit yung EBS. So yan, kita natin ito yung problema natin. Tapos i-delete na natin para paandarin na natin kung okay na ba. So yan. Yan, so dahil tapos na natin ma-delete yung code natin, try na natin paandarin ulit kung mawawala na ba yung nakailaw dito. So yan, nawala na. Napaka-easy lang nung ginawa natin. Nilinisan lang natin yung sensor ng EBS. Sa pagkatapos nating malinisan, ay binalik lang natin. So hindi na natin pinalitan kasi marami siyang dumi na nakakapit dun sa sensor. Tapos pinalitan na rin natin yung mga brake pad natin kasi nakita na nga natin na kailangan na talagang palitan. So bago na yung mga brake pad natin, pero yung brake pad hindi naman yun ang dahilan bakit nakailaw yung EBS natin. So, ang ginamit lang natin na scanner dito, ito lang scanner natin na napakaliit, napakamura, pero kahit ganito to ay napakalaking tulong na talaga nito. Ito yung naging partner natin para ma-diagnose natin ng tama yung problema ng ating sasakyan. Nagawa natin ang ating trabaho ng tama dahil sa guide ng ating maliit na scanner. So hanggang dito na lang tayo at sana ay magkaroon kayo ng idea dito sa video natin na ito. Peace out. Maraming salamat.